Yuval Noah Harari said will do, or what impact artificial intelligence will have on the Bible and on religion. More than 300 people attended a Protestant church service in Germany in which the sermon was delivered by the AI chatbot ChatGPT. Isang nakakagulat na revelasyon ang pinanggit ng isang scientist na nangangalang Yuval Noah Harari, ang author ng best-selling book na may title na Sapiens. Siya rin ang chief advisor sa World Economic Forum na ikapa niya ang artificial intelligence ay kaya ron itong gumawa ng sarili niyang Biblia. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa ng sarili niyang relihiyon at maging ang isang AI ay pwede na maging Diyos. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Si Yuval Noah Harari ay binabanggit niya ang patungkol sa AI na kung ano magagawa ng isang artificial intelligence. Ito pa ang banggit niya sa mga clips na ito. It's the first technology ever that can create new ideas. AI can create new ideas, can even write a new Bible. In a few years, there might be religions that are actually correct. That just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years. Kung ating mapapansin, hindi siya naniniwala sa ating Panginoong Diyos. At ikapa niya, magiging posible daw ang lahat kapag ito ay ginawa ng isang AI. Mapapansin kasi natin, mga kaibigan, ang lahat ng mga bagay ngayon ay pwede nang gawin ng AI o artificial intelligence. At marami nang nagbago sa ating mundo dahil na rin sa sobrang advance ng technology. Ngunit hindi sumagi sa aking isipan na maaari nilang isipin na pumalit sa ating Panginoong Diyos ang artificial intelligence, na isa itong sobrang nakakapangilabot na katotohanang nais nila na ipabatid sa sangkatauhan, na ang totoong Diyos daw ay makikita lamang sa computer, dahil kaya na raw nitong gawin ang kahit anong bagay na ninanais natin na ma-imagine. At nito lamang ay lumabas ang isa sa mga pinaka-advanced na technology ng Apple, ang Apple Vision Pro, na kaya nitong baguhin ang anumang mga bagay na nakikita mo sa iyong paligid. Kaya nitong maglakbay kahit nasa loob ka lang ng tahanan mo, ay pwede kang pumunta sa iba't ibang tao ng mundo at maging sa mga galaxies gamit ang Apple Vision, na sobrang nakakapangilabot dahil kinokontrol ng tao ang imaginative area ng ating utak upang mawala ang ating pag-iisip patungkol sa langit na bayan. Na ito ang ginagawa ni Satanas ngayon, ang iwala ang ating pag-iisip palayo sa totoong magliligtas sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pahayag 17 verse 15, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinuupaan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Binabanggit sa pahayag 17 ang patungkol sa isang patutot o isang harlot, isang babaeng bayaran na gagawin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang iwala ang maraming tao palayo sa ating Panginoong Diyos, na ito ay nangyayari ngayon dahil na rin sa mga teknolohiya. At binabanggit ng banal na kasulatan na tayo ay maging mapagmatsyag sa mga bulaang propeta at mga bulaang nagsasabi na sila ay Diyos. Mga taga-Galacia 1 verse 9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na ay matakwil. Kaibigan, tayo ay maging maingat sa kung ano ang ginagawa ng ating mundo sa atin, dahil kinokontrol ang ating utak sa mga adiksyon, sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, na ito ay nagpapalayo sa ating pagkakaisip na totoong may Diyos. At nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Itakwil natin ang mga bagay na nagpapalayo sa Kanya, at tayo ay tatanggapin Niya at ipapabatid Niya ang tunay na kaligtasan na matatagpuan lamang
sa ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pag-ibig sa amin. Kami, Panginoon, ay nagbibigay puri sa inyong banal na pangalan dahil sa sobrang kabutihan ninyo na ipinapadama sa amin. Panginoon, kami po ay nawawalan ng landas dahil sa mga teknolohiya na ginagawa ng tao at sila ay lumilin lang sa amin. Na inilalayo po kami, Panginoon, sa inyo pong piling. Gabayan kami, Panginoon, na makita ang tunay na landas patungo sa langit na bayan. Gabayan kami, Panginoon, na hindi po malinlang ng kahit anumang teknolohiya o kahit sinuman. At tulungan kami, Panginoon, na manampalataya hanggang sa huli. At nawa ang aming Panginoong Jesus. Siya po ang kakapit sa amin at huwag pong bibitaw. Ngunit tulungan kami, Panginoon, na manampalataya sa Kanya. Patawarin kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Sapagkat ito ang aming sabot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.